Alam niyo po ba ang isang uri ng gulay na ito? Ito po ay ginugulay namin dito sa Pampanga. Ang tawag po namin dito ay aya. Tatry ko po magluto ngayon. Dito. Panawan lang po natin ang mabuti. Wait lang po ah. Siyempre masarap kung meron din siyang ibang halong gulay. Masarap sana kung may kamote pa ito, kaso wala kami dito sa tindahan. Kaya yan na lang muna. Ganito pala namin siya lutuin. Pali, nagbukas lang ako ng isang dilata ng sardinas, bawang, sibuyas, at saka fish sauce lang. Pwede naman siyang iba kahit anong klase ng isda. Pwede naman. Masarap naman kasi siya. At ito lang ko yung nilagay ko. Binabad ko pa pala siya sa tubig para make sure na malinis at walang halong buhangin. Kasi po, sa buhanginan po ito nakukuha. Ayan, drain na po natin siya. Gigisa na natin. Hintayin lang natin uminit yung ating kaserola. First, boil muna. Next, ang ating chopped garlic and chopped onion. Next na natin yung ating onion. Next naman natin tong ating fish sauce. Pwede na rin natin i-next ang ating sardinas. Isutay lang natin yan ng maayos. At syempre, sino ba ang mga mahilig gumawa nito? Syempre, hindi tayo mayaman. Kailangan natin ito. Pati na din ito, syempre. Sayang naman. Please. Mix lang natin. Lagay natin. Turugin natin ang isda. Pag ganyan kumukulo na guys, mag-add tayo ng konting water lang. At hintayin natin siyang kumulo. Okay na yung ganyang karaming water. At konting kulo lang yan. Takpan muna natin guys. Ayan guys, okay na, kumukulo na. Ilalagay ko muna itong talong kasi medyo matagal itong maluto. Takpan ulit natin siya. Siguro more about 3 minutes lang. Ayan guys, okay na yan. Lagay na natin ang ating wild spinach or aya in Kapampangan.
Lagay lang natin yan. May ibang dahon dyan kasi meron din siyang talbos ng kalabasa. Next time po, isasama ko po kayo kung paano kumuha ng wild spinach. Takpan lang po natin yan kasi magpa-flatten naman yan. Balikan ko po kayo. Tignan natin. Ayan, okay na. Lagyan lang natin ng a pinch of salt. Depende naman po yan sa inyong panlasa. Add na lang po kayo if natatabangan kayo. Okay na po yung ganyan kaluto. Huwag na po natin i-overcook. Mas masarap po kasi pag medyo malatong siya. Ang bango niya, malasa siya. Malasa po itong gulay na to. Okay na po. Turn off na po natin. Tcharan! Ito na po yung finished product natin. Finished product natin. Muusok pa. Sabang init pa po. Tignan natin. Sasabaw muna tayo. Masarap. Wedding! Tama-tama. Eh, talaga malasa po talaga itong gulay na ito. Hindi mo po iisipin na para sa iba is damo lang siya. Pero hindi natin alam, vegetable po. Vegetable po siya at masustansya. Tikman po natin yung gulay. Sana nagustuhan niyo ang aking cooking tutorial para po dito sa ating wild spinach. Next time po samahan niyo po ako kumuha ng wild spinach. Ituturo ko po kayo paano po kumuha at saan po makakakuha ng mga ganitong klaseng gulay. Thank you. Enjoy watching.